Alright mga kaibigan, ako isang napakainit na araw ng Biyernes ngayon dito sa Zamboanga City Studio ng Mindanao Examiner na kung saan tayo ngayon ay nagbe-broadcast at meron tayong special guest mga kaibigan. Ito, ilang beses yun ang nababasa sa mga pahayagan, napapanood sa mga telebisyon at napapakinggan ang kanyang matipunong boses sa radyo. Isang magaling na commander ng Philippine Army na nilbihan sa iba't ibang posisyon. Mga kaibigan, huwag na nating patagalin. At alamin natin ang ginagawa ng Philippine Army sa ilalim ng liderato ni General Daniel Lucero, ang commander ng 103rd Infantry Brigade. General Lucero, welcome back sa Mindanao Examiner Teleradio. Magandang hapon Al, no, at sa mga taga-saguyod, taga-taguyod ng Mindanao Examiners, buenas tardes at magandang hapon po. Ayun. Pwede ba nating malaman at kung bakit na napasyal o napadpad sa Zamboanga City ang isang magaling na general? Actually, Al, no, merong katatapos lang, ano, we just had our conference, in a COMELEC initiated conference. Ah, okay. Sa region, sa ARM. Uh-huh. And nandun nga si Attorney Ray Samalipaw, yung director ng COMELEC sa ARM region, tsaka yung iba pa mga commanders. So, uh-huh. For Lana Del Sur, ako po ay inimbitahan para i-share yung aming assessment sa area. Uh-huh. Ano yung aming mga present activities at ano pa yung mga approaches na we believe can help us in achieving an honest, credible, and orderly elections come May 2013. Oh, for the sake ng ating mga televiewers, General Lucero, maaari ba nating sabihin kung ano yung sakop ng 103rd Infantry Brigade under your able leadership? Yung 103rd ay nagsisecure ng buong Lano del Sur. Mm-hmm. Except Bumbaran and Wao, which is nasa kabila yan. Mm-hmm. Accessible lang yan through Cagayan de Oro, so ibang brigade yan. And operationally, sakop ko rin yung Lano del Norte sa security concern. So halos buong Lano del Norte ay sinisecure ng aking unit. So dalawang lalawigan ng Lano to plus yung Marawi. Yes, oo. And pati yung ano, yung aming sa ngayon, yung aming suporta as mandated ng COMELEC resolution. Alright. Susuportahan namin yung COMELEC para maitaguyod yung sinasabi nating hope during the May elections. Ito bang mechanized under pa rin sa'yo? Yes, yung mechanized, yung second mech ay actually controlled ng Task Force Makalintad na pinamumunuan ko din. Ah, okay. So, napakalaking ano pala to? Napakalawak ang yung AOR at Lana, mga kaibigan. Kung matatandaan nyo, noong nakaraang halalan, ako, nagkagulo dyan, di ba? Ang gulo-gulo ng eleksyon yata na sa telebisyon, nagsusuntukan sa labas ng mga polling precinct, nagbabarilan. Sa mga nangyaring, ano, at actually, these incidents are actually serving as big lessons for us. Yeah. And nakita namin kung bakit nangyari yon, mm-hmm. ano yung mga pagkukulang ng ating mga security forces. And hopefully, meron kami sinasabi naming left of the bomb concept na bago mangyari itong kaguluhan, hopefully, no, papigilan natin yung pag-resolve ng conflict through the use of violence. So, ngayon marami kami programa, Al, no, na hopefully, no, hindi na gumamit ng dahas para ma-resolve yung mga conflicts. Okay, unahin muna natin, General Lucero, yung concern tungkol sa darating na halalan sa Mayo. So, ano ang ginagawang paghahanda ng Philippine Army considering ngayon nagkakaroon na kayo ng mga coordinating meetings with the Commission on Elections, with the Philippine National Police, at iba pang ahensya ng pamahalaan ng AFP, ng Philippine Army? Actually, meron kaming, shall I say, meron kaming isang method na ina-adapt ko sa akin sa brigade. Alright. Which is actually yung sasabi nating need-based and yung involvement ng taong bayan.
Yung brigade ay recently nag-organize ng aming multi-sectoral advisory board, wherein itong multi-sectoral advisory board ito composed of 21 members coming from the media, from the academe, from the CSO, yung traditional leaders, yung mga sultan, yung mga ulama. Then sila nagsasabi sa amin ano ang nangyayari sa Lanao del Sur and what are the most probable and possible solutions na para ma-resolve itong conflict. And after nung October 2012 filing of certificate of candidacy, marami nangyari doon na, I mean, sinyales, na titignan namin sinyales na ano ang i-expect namin sa May 2013 elections. And because of this, inorganize namin yung mga radio group. Alam mo, Al, sa Lanao del Sur, mas malakas ang mga radio group kaysa sa ibang outside media. I mean, ang main medium of communication sa Lanao del Sur ay ito yung two-way radio. Ito yung mga amateur yes, radio groups. Madali makapag-spread ng information at napaka-influensya nila. So, ginawa namin is kinausap ko sila at tinanong ko sila. We had a two-day meeting. Ang daming nag-attend. Yeah. And we asked them, ano yung aspirations nyo ngayong May 2013 election? By the way, Al, no? Comparing yung Lanao del Sur with other four armed provinces, yes, nung general registration, ang Lanao del Sur ang pinakamalaking nabawas sa voters list. Bakit? Doon sa April 2011 list, comparing yung sa present, nabawasan nito al ng 172,000 voters. And for Marawi alone, from 67,000 to 34,000. Ang laki na nabawas. And ang sabi ko nga is, yung mga Maranao have expressed their aspiration. Ang narinig ko talagang meron talagang move to delete Lanao del Sur in the list of cheating capitals sa Pilipinas. And sabi ko nga, let's exploit this. Kaya tayo nagkakagulo because of cheating, you know. And sabi ko na nga is, kaysa pipigilan natin at magiging fire extinguisher tayo sa kaguluhan, why not prevent yung kaguluhan? Tama. So, inorganize namin ito and through these meetings, sinabi sa amin kung paano, you know, allegedly paano sila nagkagulo nun. At magandang kinalabasan, Al. It is not, you know, we're working, not using actually, ginagamit namin yung lente ng taong bayan. Tama. Hindi lente ng sundalo. We are looking at the security situation in Lanao del Sur using the lens, the Maranao lens. And we are actually adapting how the Maranaos look at their security situation. And I think it is more effective and mas malapit sa realidad. So ito meron tong participation ng mga civilian, ng mga NGOs, civil groups, religious groups? Actually, seven sectors yan. Al, no? May media, mayroong local traditional, may leaders, yung mga sultan, mayroong mga religious, mga ulama, mga alim, may academe. Napakalakas ang influensya ng MSU, ng Mindanao State University sa buhay ng mga Maranao. Nandyan yung CSO, malakas ang CSO sa Lanao del Sur. Meron tayong youth. You know, meron tayong local LGUs. So lahat seven sectors ito at sila invite ko, sabi ko i-share ko yung power ng brigade. Tama. You know? Nandito po kayo, in-invite kayo para sabihin sa amin kung ano talaga ang nangyari kasi you know, we are not from this place and mas lalo na sa Lanao del Sur. Very interesting yung Maranao culture. At hindi mo maintindihan sila kung gagamitin ko yung lente ng you know ng hindi tigaron. Tama. At sila nagtuturo sa akin kung ano yung mga do's and don'ts, paano identify yung problema kasi closely knit yung mga Maranao. And through this, what's that, loosely or closely? Closely knit. Kailangan mo talagang
malaman ko ano talaga ang reality, hindi lang imagine, para makabigay ka ng mas karapat-dapat na lunas doon sa problema. Oo, pero traditionally naman, yung mga Maranao is, our, you know, is a peaceful tribe ng Muslim yata sa Pilipinas, di ba? Bukod sa Bacchao. Isa sila sa mga, kung titignan mo yung history ng mga Maranao, comparing them, say, with the Tausugs and the Yakans, sila talaga yung inatake ng, ano, I mean, the Spaniards actually attempted to Christianize them. Mm-hmm. At hindi sila nasakop. At napaka-colorful, I mean, ng history ng Maranao. Usually mga traditional mga ano to, traders eh. Oh yes. But pagkikita mo ano, hindi mo sila maintindihan. Tama. Oo. Hindi ka makakapag-initiate ng effective programs, mm-hmm, kung hindi mo titignan yung kanilang history. Tama. At intindihin kung paano ang kanilang kultura at ang kanilang mindset. Totoo yan, mga kaibigan, dahil paano mo may introduce yung mga programa mo, advocacy mo, mga policy mo, kung hindi mo alam yung background ng community na yung pinagtatrabahuhan, no, kung saan ka. So, may mga threats ba tayo ngayon na tatanggap this early related sa upcoming campaign or elections? Or? Actually, looking at the 2010 election data, maraming incidents, no? During the May 10 elections, mm-hmm, meron tayong explosion, ano? Na 5 na 22 yung wounded. Explosion ng ano to? Bomb or? Ng granada. May ambush dyan. May namatay na 2. Shooting, 4 incidents. Uh-huh. May namatay dito. At yung pag damage willfully, no, deliberately dinamage yung, mm-hmm, sinira yung Picos machine. Totally. And in fact, ano, ang karamihan ng mga nag-initiate dito ay babae. Mm-hmm. Ang babae ay hindi mo pwedeng galawin yan sa Maranao. I mean, hindi mo pwedeng hawakan. So, you have to have a special approach dito sa paano mag-handle ng, mm-hmm, you know, unruly women. At kahit unruly sila, kailangan respetahin mo, respetuhin mo rin kung ano yung approach na dapat doon sa i-apply mo. Kundi makapag-aggravate lang yung tama, problema. So, sa ngayon talagang matatawag na meron na kayong O-plan. You know, in preparation for the, not only for the polls, but yung start ng campaigning by next month, di ba? Ano bang, yes, unang-una, no? Yung ating ini-implement, General Lucero, na gun ban, checkpoints, roadblocks. Actually, isa lang yan, no, Al, no? Kung titignan natin yung sasabi ko nga kanina, yung left of the bomb approach. Ibig sabihin, bago pumutok yung bomba, pigilan mo na yung pagsabog. Uh-oh. And first is yung resolution ng rido. Ito yung isa sa pinakamalaking problema sa Rano del Sur, yung rido. Yeah. And ang ginagawa namin ito after identifying yung possible eruption ng mga rido, in-invite namin yung contending parties. Alright. So nag-agree sila na, you know, they will not use violence, may sumpa sa Quran. Mm-hmm. Ang very peculiar, I mean, additional approach na inadapt nito being I worked with the AFP as spokesperson for two years. Nakita ko yung strength ng media, and ginawa namin, pinifilm namin ito, nire-record namin to, at piniplay namin sa local cable. And through this, na-spread yung word na yung kanilang leader ay nangako na hindi gagamit ng violence, kasi once na yung member nila uses violence, it will be a reflection of the kind of leadership that their leader, you know, possesses. Tama. So, nakita namin na after nung aming ginawang conflict resolution sa butig, ito yung butig, palaging failure of election. Itong butig is one of the municipalities of Puyo Ayas, nasa southern part ng lake. Alright. At so far, no, after 2 months, wala nangyari. Aha. Uh-huh. Ngayon paulit-ulit pa rin yung video niyon. Ginamit namin ulit ito sa isang rido settlement at ipapalabas din namin sa media. Talaga? So paulit-ulit para maging aware yung mga followers nila. Anong klaseng video nga pala to? Kinover lang namin ng sa video cam. Uh-huh. Then ipapalabas namin sa local TV.
just to spread the word that their leaders have already assured yung taong bayan na they will not use violence. And I think if we are to study keenly, yung sasabi nating maratabat, yung amor proprio, yung self-respect, hindi kakainin ng isang respetadong tao yung kanyang sinabi. So which means na lahat ay nakakaalam na kung ano ang binigay na salita ng kanilang parang leader. Word of honor. Yes. Palabra de honor. Makaka-reflect din ito sa kanilang, you know, kanilang credibility. Nagkaroon na ba General Lucero ng pirmahan dyan, ng covenant of peace among politicians running for office? Kasama yan, Al, no? Kasama yan. At in fact, yung dinagdag namin, aside from swearing ng Quran, tsaka yung signing of the covenant, binibigyan namin sila ng time para i-air yung kanilang, you know, yung kanilang assurance. Okay. So, itong gagandang approach. And aside from that, yung sinabi ko nga, nagkaroon ako ng multi-sectoral advisory board. Yes. Alam ng taong bayan na yung aking desisyon ay galing din sa mga tiga Luzon del Sur. Hindi ko ito desisyon na sa akin lang. Meron akong, kumbaga kay Lenin, eh, meron akong political organization. Meron akong kadre. Na yung taong bayan mismo nagsasabi sa akin kung ano, papano titignan yung particular social event. Alright. So, at the same time, meron kami aggressive information drive. Nakita namin nung general registration nung July na halos lahat gusto maging COMELEC. Talaga? Yung kaniyang proposal ay masusunod. So, ang nangyari dito is naging aggressive kami sa information drive para ma-minimize yung mga doubts. At the same time, nagkaroon ng hotline at nagkaroon ng information desk in cooperation and coordination with the COMELEC. Okay. At lately, hanggang actually ngayon sa Marawi, nagkakandak ng training, joint training yung aming kasulanduluhan at kapulisan together with the COMELEC and the prosecutors. So, ibig sabihin nito, yung mga... On what? On the proper manning of checkpoints. Okay. So pag mahuli ka, yung police nandiyan na, paano gagawin yung mga, you know, mga reports. Yes. At paano i-submit yung mga report na to doon sa prosecutors. So yung checkpoints ng Philippine Army, ano to, joint checkpoint with the Philippine National Police. Yes, joint with the National Police at yung COMELEC. Okay. And COMELEC. And isa pa dito, no? Isa sa pang initiative pa namin dito ay yung pag-uusap ng COMELEC, ng DepEd, ng kasundaluhan, at ng kapulisan, at ng prosecutors, ng judiciary. And I think this is unprecedented. I mean, nakita namin yung tamang koordinasyon ng DepEd. Kasi most often than not, nakikita lang yung sundalo o yung pulis doon sa mga taga-DepEd during elections na. So nagkakaroon ng medyo you know, hindi walang proper coordination. They can see eye to eye. There's some doubts, there's some, you know, mistrust. So ngayon kilala namin. Alam na. So ngayon naging madali, you know, na maintindihan ko ano talagang problema nila. Kasi the more doubts that you have, the higher the probability that there would be imagined, you know, yung mga agam-agam at yung mga mistrust doon sa kasama namin na deputize ng COMELEC. And another thing, pinupuso po namin yung cultural sensitivity. In fact, meron akong ano to, training or seminar? Seminar ito. Okay. In-invite namin yung mga mabuti, no? Mga professor sa ng history at ng culture sa MSU. Alright. Para malaman ng mga sundalo natin kung ano yung mga peculiarities, mga do's and don'ts, particularly in dealing with women. Alright. And so ito lahat na nakatuon sa elections. Sa election sa mga sundalong Pilipino. Kasi ang pinoprotektahan natin dito is yung credibility. Tama. Kung yung sundalo ay mawala ng credibility, what's the use? Tama. Magkakaroon ng maraming, allegation, you know, walang acceptance. Tama. And dapat meron tayong sinasabi natin co-ownership. Dapat ma-accept na yung ginagawa sa election at yung result
will become a reflection of the people's will. Ah, okay. Tama. So, kung narespeto mo yung taong bayan, narespeto mo yung mga taga roon, I don't think, you know, you will go wrong. And ganito nga, pinakuha ko lahat yung listahan ng mga Baialabi. Yung Baialabi, ito sila yung mga traditional leader na babae. Yung counterpart ng sultan. What do you call that? What's the Baialabi term? Baialabi. Sila yung counterpart ng sultan. At kung merong unruly na babae sila. Or merong boboto or merong naka-hijab, hindi pwedeng hawakan ng sandali yan. Tama. Oh. Sila ang request namin na gumawa ng proper, you know, actions para doon sa identification ng siyempre, mga, you know, we have to respect yung veil. Maraming naka-recognize nito. And dahil sa magandang impact, pinapaulit-ulit namin sa sundalo ito na dapat irespeto natin yung kultura sa lugar. Okay, what about yung respect for human rights? I heard na yung brigade mo, General Lucero, is one of those espousing, advocating strongly yung human rights sa mga sundalo in dealing with civilians. Yes, in fact, nagkaroon kami ng workshop 3 months ago sa Cagayan de Oro. No less than si chairperson Eta Rosales ay na-recognize niya yung aming initiatives to protect yung human rights ng mga Tigaron, and they assured us na they will be putting up an office sa Marawi, you know. Kasi most often than not, when they think about human rights, it only involves the soldiers or the police. Tama. So ngayon, kahit non-state actors, no, and all government officials are actually sanctioned, you know, to follow yung international declaration on human rights. Ah, okay. So going back dun sa, you know, sa total gun VAT, meron na ba tayong nakukumpiskang mga armas sa mga civilians, sa mga politikong may mga escort na police o sundalo? Ano ang update natin about this? So far, maniwala ka, Al, no? So far, no, after what, 5 days of implementing gun ban, wala pa kaming nahuhuli since last night. Why? Because maybe of yung proper information dissemination. But may mga incidents din ng violence. Like kagabi merong shooting incident involving Rido. Merong nagpatayan because of yung Coco Rasuman scam, yung para meeting. Actually yung main problem sa Lanao del Sur is yung Rido. Pero mostly to police matter naman to pag may nagbarilan sa kalsada because of Rido. By the way, mga kaibigan, yung Rido kung hindi niyo na itatanong, ayun yung family feud. Rido ang tawag diyan sa Mindanao. At medyo malaking problema yan sa Mindanao. Pero itong si General Lucero, marami itong na-resolve na Rido. Hindi ko lang maintindihan, mga kaibigan, kung bakit hindi ma-duplicate yung mga ibang commanders. Because when you were in Basilan, marami kang na-solve ng mga problems involving warring Muslim clan. Ano bang, meron ka bang sekreto from what, like Basilan, and then ngayon sa Lanao, Marawi, ano ang approach mo? Ito, no, isa sa mga pinaka natutunan ko being once with the media. The messenger in itself is a message. Kung sino nasasalita ay nagbibigay na ng message. Which means na dapat iprotektahan mo yung iyong kredibilidad. Tama. Doon sa Lanao, dapat maging neutral ka. Hindi ka pwedeng mag-side sa kabila at the expense of the other side. So we'll see to it na fair ka. At once na mag-side ka, mas mabigat sa kabila. Mawawala ka ng tiwala. And pag sinabi mo, dapat gawin mo. Tama. So ito lang yung approach mo dyan. Talagang sincere ang pag-resolve sa ganito klaseng problema. Kasi malalim to. Hindi lang sincere, dapat alam mo yung punong dulo. Tama. Huwag kang papasok sa isang negosasyon o na isang resolution ng isang problema kung hindi mo alam yung nature, sinong involved, and
kuminsan, yung mga dalawa magkatunggali ay hindi main actors. Baka, you know, proxy lang sila. Dapat malaman mo kung sino yung the most influential person doon sa kabila at sa kabila. Kasi may mga instances na yung mga kasolve ng problema ay hindi yung directly nag-aaway. Kung minsan, mag-aaway yung dalawang bata, ang makapasolve na hindi yung bata, iba't yung magulang. Tama. Yun ang ginagamit kong analogy. So dapat alam mo kung sino yung most influential person na makapag-impluensya doon sa nagkakatunggali. Okay. So tuloy-tuloy naman tong itong approach mo sa kanila. May mga problema pa ba ng Rito? Matindi pa rin ba up to now? Actually, pinaka binibigyan namin ng pansin ay yung Rito along the coastal municipalities ng Laguna del Sur. Particularly yung Picong, yung Malabang, yung Kapatagan, tsaka yung Balabagan. Ito mga warring clans to? Magka-warring families. Warring families. Kung titignan mo yung mapa, yung lugar na yan, yung sa may Iliana Bay, yan yung ginagamit na daan, yung mga galing Sambuanga, papuntang Cotabato. Kung minsan, nag-aaway sila, nagpagbabarilan sila, nakaklose yung traffic dyan. Lalo na yung Malabang, yung Picong. Ibig sabihin na, yung rampant yung armas nila doon. Yes, in fact, yung loose firearms. Loose firearms at tinutulungan namin yung police dito, yung may mga kidnappings pa na doon dinadala. At saka mga iba related sa Rito, yung mga kidnappings. Wala naman. Most of it not yung mga Rito dito talagang minanapan nila sa kanilang mga lolo. Oo, grabe, no? Yes, alam niyo, minsan nagtatagal yan mga kaibigan na 30 years, 20 years. 50 years, 40 years, nako. Ano bang usual na problema ng Rito? Anong ugat? Away ba sa lupa to? Away sa politika? Away sa control ng territories or what? Kung titignan natin yung libro na pinablish ng I think Asia Foundation. Yeah, oo. Ang pinaka one of the main reasons ng magkakarido ay yung political. Sa barangay, sa munisipyo. It's about a question of who will take the helm of power. Tama. Oh. Next is yung lupa. Ancestral land. Kung minsan, yung panliligaw o itmitiatanan, wala nang ano yan. So, ano to? Very complex pala itong problema dapat ng Rito. No? Dapat alam mo. At on the other hand, hindi mo rin pwede pabayaan. Yeah, kasi, gaya-ganyan. Mag-escalate siya. Nasasarduhan yung traffic ng galing Sambuanga papuntang Cotabato. Kumisan yung mga commuters ay natutulog na doon sa brigade, sa batalyon. Kasi minsan gabi na. Walang matulogan sa Malabang, doon, so mas safe sila doon. At okay. Sa question naman ng terorismo, wala naman masyadong problema sa lugar mo, General Lucero. We're talking about JI, we're talking about foreign terrorist. Meron na actually na news 'yan sa area. Ito yung sa Marabi ba, yung yes, JI? Yes, nakuha namin yung JI. Ano ba to? Transit lang ba to? Talagang sleeper siya. Ah, talaga? Oo. Makakita ka diyan ng mga taga Lanao na ayaw kumanta ng Philippine National Anthem, hindi raw sila Filipino. Ayaw nilang sa salita ng panatang makabayan dahil hindi raw accepted sa kanila. So medyo malalim, and I think kung hindi natin pibigyan ng concern nito, malaki ang implikasyon nito sa ating ating mga kababayan, lalo na sa Laguna del Sur. Alam mo kasi mga kaibigan, itong Marawi kilala bilang Islamic City. Kaya ang tawag dyan, Islamic City of Marawi. At talagang napaka, parang hardcore yata yung ano dyan, dahil nandiyan dyan lahat. Pero mataas pa rin yung crime index ng PNP dahil kidnappings, extortions. Kasi merong environment of impunity. I mean, correct, bihira ka makakita ng kidnapper na nakukulong dahil nakidnap siya or mga kill na mga pumapatay. Unang-una, walang witnesses or what? Bihira ka makakita ng tao who will dare to file charges. Once you file charges against somebody,
from how I see it, it will be taken as a declaration of war, not just between me and the perpetrator, but my clan against the clan of the other. Talaga. Okay, so wala nagpa-file ng charges. Pangalawa, kung merong maglakas ng loob, pagdating mo sa prosecutors, sa prosecution, sino mag-i-issue ng warrant of arrest? Siyempre, takot din yung mga tatakotin niya rin yung judiciary. May piskal. Kung may meron kang malakas na loob na piskal, nagkaroon ka ng warrant, ilo naman yung polis. Correct. Ay, karamihan ng polis doon, tigaron. Oo nga, oo. Talagang, alam nyo mga kaibigan, imagine ko yung effort itong si General Lucero Sir, sa pag-i-implement mo ng peace and security dyan sa Lanao provinces, considering na itong lugar na to talagang purely yung Islamic culture nila, napakatindi. Alam mo, no, meron tayong misinterpretation. Mm-hmm. In fact, karamihan ng tao sa Lanao, mababae, yung talagang devote Islam Muslim, oo, napakabait. However, bahay nga sa law and order, may marital impunity, alam nila pag bumaril sila, wala namang makukulong. So paulit-ulit lang. In fact, yan ang aking proposal sa aming kapulisan doon, in fact sa province, para matigil yung violence as a result of the Kokorasuman scam and this coming election. I'm proposing that we serve all warrants of arrest. I-serve natin yung warrant. At with this we can send a strong signal to bad elements that we mean business. Pero siyempre pag nag-serve ka ng warrants, marami nang nagtatago dyan. Hindi naman laging naka... Yes, but hindi naman uulit yan. I mean, this is we're sending a strong signal that our judicial system is working. Tama. What's the use of, issuing a warrant of arrest kung hindi naman yan nasa-serve? Tsaka hindi na trabaho ng Philippine Army yan. Unless na may kinalaman yan sa mga rebelde, of course, police forces, they back up, di ba? Kaya kami dito is, guys, sa IPSP Bayanihan, makikita mo, hindi naman kami taga DOH. But bakit kami nagkakaroon ng medical mission? It's actually inviting those who are in charge of these services to deliver such services doon sa taong bayan. Tama. Ganun din sa security, sa judicial system. Alright. Kasama namin yung police, protect, kasama namin sa pag-serve ng warrant. Okay. Para makita ng taong bayan na hindi doon, meron tayong, ito yung demokratikong sistema natin. Ito yung ating gobyerno. Kasi pag babayaan mo lang, hanggang ngayon, ang magiging susunod na victim yan, sundalo. Tama. Kasi walang batas. Correct. Alright. Bueno, mga kaibigan, nakita niyo naman yung paliwanag nitong si General Hardworking Lucero. Daniel Lucero, mga kaibigan, ng 103rd Infantry Brigade. Over that time na tayo, General. Meron ka pa bang huling maaaring ipaalam sa ating publiko at tayo napapakinggan ngayon ng live sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/MindanaoExaminerTV. Sa buong mundo, napapakinggan tayo. Okay. Nakikita ko ito, sa Lao del Sur. This is actually ang vision namin doon, ang sinare ko is let's make this coming elections in May as a model for the nation. We can do it. We can tell the world, we can tell the whole Filipino nation that elections in Lao del Sur and Marawi can be a yardstick, can be something that people in Lao del Sur can be proud of. And we have done a significant step by removing, yung ghost voters natin. Yes. And we have to preserve that gains. Tama. By watching, our votes. And we can only do that through partnership. Tama. Partnership with the DepEd, partnership with the Philippine PNP, the COMELEC, the Army, and the CSOs. Oo. Meron sinasabi sa amin kayong anti-cheating. Ang kumbaga sa Maranao is anti-salimbot, anti-cheating. And I think pag nakita ng taong bayan na walang dayaan, walang vote buying, I think
mas magiging peaceful yung ating elections. Tama. Siguro, General Lucero, paari kang manawagan sa mga Tagalano ngayon at para marinig nila ang iyong huling panawagan sa kanila for a peaceful, honest elections. Okay, sa aking mga kababayan sa Lanado, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito ako ngayon sa Sambuanga. Pinagmamalaki ko yung ating ginagawa dyan sa Marawi at sa Lanado Sur. And gaya na sinabi ko kanina, we can make the elections in May in Lanado Sur as something that we can all be proud of, and we can tell the nation, the whole nation, that we can do it better than in other areas. Yes. Okay, mga kaibigan, napakinggan nyo ang napakasipag nitong si General Daniel Lucero. Mahabang panahon ang pinagsilbihan nito, mga kaibigan, sa Mindanao. Kaya no wonder at halos para siyang historia na. At marami tayong natututunan, marami tayong bagong kaalaman. Katulad ng outlook natin sa Lanao, kala natin magulong-magulo dahil sa Islam, yun pala. Talaga mga devout pala yung mga nandiyan dyan. Kaya lang na, siyempre, maraming problema. Kaya nagkakaroon ng ganun. Pero mga kaibigan, nagpapasalamat muli tayo sa ating mga supporters kay General Daniel Lucero na nagpunta sa ating studio for this exclusive interview. At mapaparod ito sa Mindanao Examiner Television, Channel 54 sa Sky Cable Sambuanga. At siyempre sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa Kismet Cable at Pagadian City Cable Television sa Sambuanga del Sur, at sa ating website, mga kaibigan, sa MindanaoExaminer.com and sa Mindanao at sa livestream.com/MindanaoExaminerTV, at 2 million po ang ating hits every month sa ating website. Ben, mga kaibigan, talagang sagad na tayo, nag-overtime. At marami pang gagawin si General Lucero sa kanyang pakikipag-meeting sa mga members at officials ng Commission on Election. General Lucero, sir, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming programa. Ben, mga kaibigan, hanggang sa Lunes at day off tayo bukas. Pupunta ako ng Marawi. Itong inyong abang lingkod, mga kaibigan, si Alicinto po lamang, kasabing bye-bye.